Andito po ulit yan, yung lingkod, beans, palos, nugid, para magbigay ng mga giya ngayon araw ng Martes, March 2, 2021, para sa siyam na karerang hinihanda ng Metro Turf Club. Next ko lang po yung ginawang logo ni Mr. Charlie Velarde, yung announcer ng San Lazaro. Ayan po, gagawa pa po tayo ng mga ibang design para po makapag-produce po tayo ng t-shirt po ng palos. So, sana suportahan nyo po. Simulan na po natin sa unang karera kung saan tatakbo ang aking best long shot. Número 3, Batang Novaliches. Pinili ko po to kasi napakagandang pandehado po. Nakaraan, pang-apat lang siya dumating dun sa laban nila McCarthy at saka ni Sinshiro. Pero talagang yung prueba niya talagang maganda po. So consistent po siya. Pero prior to that, na segundo at saka galing po siya sa panalo. So tingin ko magandang pandehado po tong numero 3, Batang Novaliches. Panigundo ko na rin yung numero 2, Sinshiro, na segundo doon sa laban nga ni McCarthy. Dan Camanyero yung sasakay, ha. So tingin ko baka mag-umento po dahil nakaraan ang sumakay lang po si MD De Jesus. So nilagay sa magandang hinete, kaya tingin ko yamado po to dito. Tapos third choice ko na rin yung Always Ready, na segundo rin po nung last run niya, tsaka maganda rin yung ginagawang preba. So sa race number 1 nga po, pagkisimula ng first pick, 5, 3, 2, 8 po ako. Good luck. Nandito na po tayo sa race number 2, kung saan tatakbo yung pangalawang best long shot ko, yung numero 4, Tumalog Pulse. Bagong baba po ito sa rating base 6 to 10, kaya napakalaki po ng panalo dahil nung mga nakaraang laban ito nakikitaan ko na to ng buti, tapos na ibaba pa ng grupo. So tingin ko dehado pa po to dito, kaya siya yung pangalawang best long shot ko. At panigundo ko na rin yung galing sa panalo, yung Latin Tiger nga. Bumigat po yung peso dahil no bearing no effect nga po. So second choice ko po siya dahil maganda pa rin naman po yung preba. At saka yung hinete gamay na gamay ni Jenjen Huko. Tapos third choice ko na rin yung isa pang bagong baba, yung Sensational. Maraming matulin sa harapan pero baka mas tumagal siya kasi ang baba na nga po sa grupo. Tapos ang ganda pa po nung best time niya. Siya yung halos best time dito sa laban na to. Dikit lang sila ni Loteng Tiger. So tingin ko may panalo po to, wag lang masyadong mapahirapan. Good luck po. Nandito na po tayo sa race number 3, pagsisimula ng second pick 5 event. Dito sosolohin ko po yung couple entries, Huckleberry at saka Easy Landing. Nagpalit po sila ng hinete, tingin ko talagang gusto nang ipanalo si Huckleberry. So lamang po yung Huckleberry dito kasi tingin ko makakapanood ng laban. Tapos yung Easy Landing, malaki din yung po yung panalo kasi si Sky Dancer lang naman yung kasabay niya sa harapan. Mas maganda po yung ginagawa niyang preba, 1.24. So parehas talagang may panalo para sa akin, baka sila na dumating sa forecast. So panalo talaga race number 3, suluhin ko po to, pamtipid na po yan. Numero 1, Huckleberry at Easy Landing. Nandito na po tayo sa race number 4, pagsisimula ng second pick 6 event. Dito lamang po yung numero 6, Stardust. Si Susan yung sasakay kasi po nagpagaang ng timbang. Dahil kung sa class A jockey siya isasakay, 57 na po yung magiging peso niya. So magaling naman po si RC Susan. So tingin ko kayang-kaya niya tong laban na to. At saka wala ko nakikitang pwedeng magpahirap sa kanya eh. Talagang tingin ko mas matibay siya kung lulutsahin man siya ni AP Factor. So pampremera ko nga po numero 6, Stardust. Panigundo ko yung silip ko nakaraan, ha, yung Bishop Blue. Tingin ko siya talaga yung may pinakamagandang preba na kakayang gawin dito. Kasi nakaraan siya na yung humabol ng humabol kay Bailey Bill eh. Si Bailey Bill tsaka si Stardust dikit lang naman nagkatalo. So tingin ko ito talaga yung mabigat na mga kalaban ni Stardust, si Bishop Blue. Tapos third choice ko na rin yung Vivid Pink. Maganda rin po yung ginagawang preba nito, kaya huwag kayong mawawalan. Napakalaki po ng panalo dahil malalakas din po yung nilalabanan nito. At saka natitimbang na po ito palagi. So tingin ko ito na yung tamang grupo para sa kanya. So sa race number 4, 6, 4, 5 po ako. Good luck.
At nandito na po tayo sa race number 5, pagsisimula naman ng third peak 5 event. Dito lamang po sa akin yung numero 8, Kusing. Gamay na po ito ni JB Hernandez. Matuling kabayo. Tingin ko aabangan lang po nito sila Blue Label. Malaki po talaga yung panalo kasi JB Hernandez pa yung sasakay. Siya lang yung may 1.26 media. So pag inulit niya yun, pwedeng malayo siyang manalo sa grupong to. Tapos second choice ko na rin yung numero 6, Santa Monica 1. Kasi tinalo po sa datingan si Kusing nito. Kaya po kukuhanin ko siyang second choice. Kasi yun nga, tinalo na nga niya sa datingan. Baka pwedeng talunin din niya sa pampremera. Tapos kunin ko lang third choice ang Dehado, yung Wakanda. Ang ganda lang ginawang panalo nung last run niya. Inuna pa po. So tingin ko dito mag-aabang lang tapos bibigla. So sa race number 5 po, 865 po ako. At andito na po tayo sa race number 6. Pagsisimula naman po ng pick 4 event. Ang nag-iisang 1200 meters sa buong karera. Masyado pong maikse. So tingin ko pabor na pabor sa kabayong numero 5, magnitude 8. NJ Esteban yung sasakay, 48 yung dala. Parang medalang bata po kasi sobrang gaang ng timbang. Pabor na pabor yung distansya. Tingin ko ito yung horse to beat dito kasi nung huling laban nito kila Sweetness, talagang nakitaan ko na po ng galing yung kabayo. So ngayon 1200 meters, tingin ko aamoy po sila ng alikabok dito. Kung sakasakaling mapahirapan o kaya magsarili kasi nandito rin naman sa Sorsogon Bay, baka manggulo ng ilang kwartos. Kuhanin kong second choice yung numero 7, Jacob Clubs. Galing na rin po ito sa panalo. 1200 meters din ha, sa condition race 24. So pinusuhan lang po to kasi no bearing no effect. So malaki din po yung panalo. Tapos yung numero 3, gray area. Tingin ko mababa na rin sa grupo, Dinayo, galing Naik. So kung i-convert ko yung preba, halos pare-parehas lang talaga sila. Ang lamang talaga na yung magnitude 8 kasi 1200 yung karera. So sa race number 6 nga po, 573 po ako. At andito na po tayo sa race number 7. Lamang po yung numero 7, Jisong. Nakaraan malakas po talaga yung nakakalaban nito, yung silip ko po na si Director San Turkey. So talagang laging in the money, nakakadalawang segundo na po si Jisong. So tingin ko baka ngayon na po makaraos. Baba na po sa laban, tsaka maganda po yung best time niya, 1.30. So pampremera ko nga po, numero 7, Jisong. Pwedeng tumalo yung nasegundo sa kanya nakaraan o pumangatlo dun sa laban nila Director San Turkey. Yung numero 6, Ibang Ingay. Baka po nanibago lang nung laban nakaraan kasi talagang inunahan po talaga siya. So panigundo ko po siya. Tapos isang Dehado kukunin ko, yung Dakdak Moose. Mababa na po ito sa laban sa pinakadulong grupo. Kasi nakitaan ko na po ito ng galing sa mas mataas na grupo. Baka po ngayon bumulaga, Dehado pa po. So magandang pandihado po yan, numero 9, Dakdak Moose. Bali sa race number 7, 769 po ako. Good luck. At nandito na po tayo sa race number 8. Susuluhin ko po yung numero 2, Rock Away. Galing sa panalo last run, kalaban sila San Rafael, Trustworthy, tsaka si Abana Ohana. Talagang impresibo po yung ginawang panalo. Tingin ko kayang-kayang ulitin dito sa laban na to kasi kayang-kayang kunin yung unahan eh. Tsaka siya yung may best time. So panalo po talaga sa akin, numero 2, Rock Away. At nandito na po tayo sa last and final race. Pampremera ko po yung numero 3, The Believer. Matuling kabayo, paurepa yung sasakay dahil injury nga po si NC Nonar. So sana magamayan. Matuling kabayo, tingin ko siya na rin mauna. Yun nga lang, pwede mag-pressure sa kanya sila Icon, Adobo Country at saka Kaparkan Post. So kuha ko ng second choice yung maganda yung tinakbo last run, numero 4, Kiss Muna. Kay Calero Reto po ito na segundo, talagang pwedeng manalo. Muntik na makadehado dun sa laban na yon. So kung uulitin niya, napakalaki po nung panalo sa karera numero 9.
Tapos third choice ko na rin yung pwedeng magabang, may isang bigla, numero 11, mark of distinction. Maganda rin yung ginagawang prueba, 1.26. So dikit-dikit lang talaga sila, pwede makaabang to. So good luck, sana po manalo po tayo ngayong araw na to at makabawi, para may pangkapital tayo bukas sa winner take all carry over. Good luck!